Hello guys, welcome to my channel, Kasanet Vlogger. Isang magandang umaga po sa ating lahat. For today's video, luto tayo guys ng saging sa pamagitan ng use oil stove, dahil mayroon tayong project mga steel door guys, 2 unit steel door. Yung pinaka plain sheet na heavy gauge 14, so ang kapal yan guys, ang tibay yun, no? Grabe yun, ang ganda yun, no? So pakita natin ulit yung used oil stove natin. Pag-araw halos hindi makita yung apoy yan guys, oh, pinong-pino ang nipis-nipis, kaya silangan natin ng saging. Guys, oh, sinalangan natin yan, oh, halos niyo makita yung apoy guys, at araw ayun, oh, ginawa lang natin na mild flame para hindi masusunog yung pan natin mga niluluto guys. Ito talaga yung pang super household na pangmahinaan na apoy. Hindi natin ginawa ng malakasan, puro konti lang yung butas yan guys, para hindi ganong ma-over temperature yan guys, oh, ang nipis ng apoy, oh. Yan guys, so ito guys, pakita ko yung diskarte ng ano, gagawa tayo ng mga steel door ngayon, kung paano mag paano gumawa ng mga steel door. Ayan, oh, pagdating dito sa may bisagra, ayan, kasi iipitin natin ang flat bar, so gagatlaan natin yung flat bar para maidikit na ganun, hindi babangga yung bisagra natin kahit umiikot-ikot yan, hindi siya maiipit sa flat bar kasi nakaipit dito yun, oh, nakaipit sa GI pipe yung flat bar natin, tapos siya agatlaan natin ganun din doon, tapos ipitan lahat guys, lahat ipit, full welding din natin para hindi gagamagalaw, so ganyan, ganun din dito, mayroon siyang gatla sa mga gumagawa din ng mga gate, ito ang ano, gagatlaan natin yung natapat sa bisagra para hindi masikip, meron siyang clearance ganyan guys, oh. Ayan, oh, ito guys, tapos na, may cross, may reinforcement na flat bar 1 1/4, ayan guys, oh, dito nag cross sa gitna para matibay, tapos naka welding ganyan din dito, mayroon tayong bisagra na ginatlaan din. Ayan. So, ganyan guys. Okay. May pa-horizontal bracing para hindi ko makalampag. Pag itulak yan guys. Oh. Hindi gumagalaw. Ang kapal yan yung clean sheet natin. So, biruin mo yung kapal ng clean sheet guys. Oh. Itong ano niya, oh, itaso niya, oh, kapal wahigit 1.5, grabe. So guys, dami na naman nating stainless materials para sa mga ayos oil stove natin. So ito yung mga chamber natin na kapatuloy na height, kasi ito yung magandang apoy dyan, oh. So ditanggal chamber, muna nanggal chamber, kalahati natatanggal. So yan guys, marami pa tayong stainless na ganito kakapal na 3mm ang kapal, oh, 3mm. Tapos mayroon pa dito guys, yung haba dito, stainless.
Ito is stainless, dito pagkukuha natin ng chamber. Tapos sa disais, mayroon tayong disais. Detrees mayroon din. Ayun. Tapos may mga stainless. May mga stainless pa tayong built-in tang. Ayan yung gagawin ko sa nag-order na high-tech. Ito yung mga tangke niya, mga stainless. Para flawless. So, abangan nyo guys, susunod. Pag nag-umpisa na tayo ng commercial na naman ng Use Oil Stove. Yan guys, saglit ng kumulo. Oh. Pero yung apoy natin, oh. Grabe guys, oh yan, oh. Yan. Mataas yung panyan guys. Set up 1 inches yung pagitan para makahinga-hinga yung apoy. Yan. Yan guys, ano, automatic shutoff. Automatic shutoff pa rin. Yan, naka-automatic shutoff. Tapos may oil. Ayan guys, oil gauge monitor. Oh, yan guys, oh. Yun yung ano natin, oh, ito. Ito yung tinitingnan natin kung kultang pa. Ayan, nasa kalahati na lang yung langis niya, oh. Kalahati na lang yung langis. Kaya makikita natin. Dito sa kala natin, mamomonitor natin yung langis. Hindi ura-urata na naubusan na at saka ka lang mag-repill. Ito, mamomonitor mo na malapit ka, malapit na maubos, repill ka kaagad. Yan yung kagandahan lang ng unit natin. Automatic. Mayroon tayong Doppler voltage igniter. Yan guys. So, ito guys, pangmirinda natin habang tinutuloy natin yung paggawa ng steel gate. Steel door pala. Pintuan to lang guys ng budiga. So, hanggang dito na lang po. Mga kasinet. God bless sa ating lahat.